ikatatlumpung kabanata. Pero ngayon kinukutya na ako ng mga mas bata sa akin na ang mga ama ay hindi mapagkakatiwalaan. Mas mapagkakatiwalaan pa nga ang mga aso kong tagapagbantay ng aking kawan kaysa sa kanila. Ano bang makukuha ko sa mga taong ito na mahihina at talagang wala ng lakas? Payat na payat sila dahil sa labis na kahirapan at gutom. Kahit gabi ay nagkakaykay sila ng mga lamang lupa sa ilang para may makain. Binubunot nila at kinakain ang mga tanim sa ilang, pati na ang ugat ng punong enebro. Tinataboy sila palayo sa kanilang mga kababayan at sinisigawan na parang mga magnanakaw. Tumitira sila sa mga lambak, sa malalaking bitak ng bato at mga lungga sa lupa. Para silang mga hayop na umaalulong sa kagubatan at nagsisiksikan sa ilalim ng maliliit na punong kahoy. Wala silang halaga, walang nakakakilala at pinalayas pa sa kanilang lupain. At ngayon, paawit pa kung kutsain ako ng kanilang mga anak at naging katatawanan pa ako sa kanila. Namumuhi sila at umiiwas sa akin. Hindi sila nangingiming duraan ako sa mukha. Ngayong pinanghina ako at pinahihirapan ng Diyos, ginawa nila ang gusto nilang gawin sa akin. Nilusob ako ng masasamang ito at nilagyan ng bitag ang aking dadaanan. Talagang pinagsisikapan nila akong ipahamak. Sinisira nila ang dadaanan ko para ipahamak ako. At nagtatagumpay sila kahit walang tumutulong sa kanila. Sinasalakay nila ako na parang mga sundalong dumadaan sa malalaking butas ng gibang pader. Takot na takot ako. At biglang nawala ang karangalan ko na parang hinipan ng malakas na hangin. At ang kasaganaan ko'y naglahong gaya ng ulap. At ngayon ay parang mamamatay na ako. Walang tigil ang aking paghihirap. Sa gabi ay kumikirot ang mga buto ko. At hindi nawawala ang sakit nito. Sa pamamagitan ng pambihirang lakas ng Diyos, sinunggaban niya ako. Hinawakan sa kwelyo at inihagi sa putik. Naging parang alikabok at abo na lang ako. O Diyos, humingi ako ng tulong sa inyo, pero hindi kayo sumagot. Tumayo pa ako sa presensya niyo, pero tiningnan niyo lang ako. Naging malupit kayo sa akin. Pinahirapan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Parang ipinatangay niyo ako sa hangin at ipinasalanta sa bagyo. Alam kong dadalhin niyo ako sa lugar ng mga patay, ang lugar na itinakda para sa lahat ng tao. Tiyak na wala akong sinaktang taong naghihirap at humihingi ng tulong dahil sa kahirapan. Iniyakan ko pa nga ang mga taong nahihirapan at ang mga dukha. Ngunit nang ako naman ang umasang gawa ng mabuti, masama ang ginawa sa akin. Umasa ako ng liwanag pero dilim ang dumating sa akin. Walang tigil na nasasaktan ang aking damdamin. Araw-araw paghihirap ang dumarating sa akin. Umitim ang balat ko hindi dahil sa init ng araw, kundi sa aking karamdaman. Tumayo ako sa harap ng kapulungan at humingi ng tulong. Ang boses ko'y parang alulong ng asong gubat o huni ng kuwago. Umitim ang balakot na tutuklap at inaapoy ako ng lagnat. Kaya naging malungkot ang tugtugin ng aking alpa at flauta.